Hanggang kailan ako magtitis sa madilim kong daigdig? Luis Rivas. Saan taon na po kayo? 62. Saan po kayo nakatira? Dito sa Mapang. Bungabong, Oriental Mindoro. Narin niyo po bang isa-isa sa amin ang inyong buhay? Maaari din na yung natatandaan ko lang. Sige po, pakikwento po sa amin. Ako ay pinanganak sa Romblon. Tablas, Romblon. Mula nung ako'y sabi ng aking magulang, ako daw ay pinanganak, hindi naman inborn na ganito. Nakaedad naman ako ng 2 taon at nagkasakit ng tipdas. Nung panahon nung una, walang doktor at kami ay malayo sa sa bayan. Sa Nagustinta ang bayan namin nung araw ay kami dito naman sa Santa Maria. Ngayon nung nagkasakit daw ako ng tipdas, iniiwan lang ako sa aking kapatid na babae ay palibasa palibasa mga kabataan pa rin ay patulog lang daw ako lagi. Yung aking mata, nasingawan daw ito ng tipdas kaya nabulag. Taga saan po ang magulang ninyo? Taga Romblon din kami, parehas. Noong kami, doon kami sinilang bago nilipat lang kami dito ng kapatid namin na panganay. Sa una ng asawa ni tatay, dinala kami dito. Wala nga daw hanap buhay doon masyado sa amin. At saka malayo talaga sa malayo sa kabayanan. Nakapag-aral naman po kayo? Hindi. Dahil hindi makakita nga. Ano pong trabaho niyo nun? Mula nung maliit ako, hindi pa naman ako gatrabaho. Nagtrabaho ako nung bandang edad ko ay mga 12 taon. Yun, nag-aakyat lang ako ng niyog. Yun sa amin. Sa, okay, okay na. Palibasa mura nga ang upahan. 5 sentimos lang, kung tanda mo yung 5 sentimos ng araw. Butas? Yun lang, oo. 5 piso lang ang isang daan ay kung kailan ko man matapos yun. Palibasa ay akyat nga. Sulong mo na yung kwan. Nung kupras, susulong mo na sa kwan bago kami mabayaran. Yan, ganyan ang buhay namin doon sa Romblon. Bago tapos nung huli, 1980, sinundo ako ng kapatid ko doon sa Romblon. At sinama na kami lahat dito.
Okay, nagtapos kay busing taryo? May 12 taon na. Hindi pa yan ang bahay nila. Wala pa ang truck lang niya nung una, yung maliit lang, yung lungnos lang. Kaya ngayon marami na. Ano mga tulong na binigay sa inyo ng inyong amo? Ay marami. Marami naman. Bawat Pasko may bigay. Kung minsan bigyan kami ako ng bigas. Kahit kung wala, bigyan ako ng pansigarilyo. Dahil palibasa nga ay tumanda na sa ano. Yun lang naman ang bisyo ko. Sigarilyo. Ang alak naman hindi naman talaga sugapa sa alak. Ay ang isang buti na pagtatlong gabi ko para lang ako makatulog. Hindi talaga ako nakainom-inom na kaunti, ay hindi naman talaga ako makatulog. Ang sumapit sa aking buhay, ako'y wala ng pag-asa na makami ang ligaya. Hirap pala ng tulad ko, iniwanan ng liwanag. Hanggang kailan ako magtitis sa madilim kong daigdig? Pag-asa pa kaya magliwanag itong aking landas? Kung ito man ay sadyang kapalaran, magtitis kahit na masaktan. Kay hirap pala ng tulad ko, iniwanan ang liwanag. Hanggang kailan ako magtitis sa madilim kong daigdig? May pag-asa pa kaya magliwanag itong aking landas? Kung ito man ay sadyang kapalaran, magtitis kahit na masaktan. Kay lupit ng kapalaran ang sumapit sa aking buhay, ako'y wala ng pag-asa na makami ang ligaya. Ako'y wala ng pag-asa na magkami ang ligaya. Ako po si Eleuterio Marasiga, nakatira sa Barangay Pormon. Kumakatoon bilang amo ni Luis
Rivas. Wala akong masasabi dyan, kahit bulag yan. Talagang ang tingin ko dyan, may mata pa rin. Kahit anong oras, pwede ko siyang kaunin. Napakabait na tao niyan. Yun lang po. Ang masasabi ko siya, kahit hindi na siya magtrabaho, pagka may maibigay ako, makakakain pa rin yan. Dahil matagal nagserbisyo sa amin yan. Yun lang. Ano pong mensahe niyo sa kanya? Sana humaba pa ang buhay, laging malakas ang katawan at hindi magkasakit. Dahil walang nag-aalaga sa kanya, nag-iisa sa bahay. Kaya dapat hindi magkasakit. Yun lang. Okay. Maraming salamat sa Jupat Resort sa pag-sponsor mo at maraming salamat sa bigay mo. Malaking bagay na ito sa akin at malaking bagay na ito sa akin ang tulong nyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Boy Marasigan. Ikaw ang nagbigay din daw. Ay, salamat po.